Hello, kumusta nga mga kabayan? Kumusta na mga kaibigan? May bagong luto na naman, ipapakita sa inyo. Ito ang tinatawag na putserong liempo. Masarap ito, panoorin nyo ng buo. Ito ang ating mga sangka. Meron tayong carrots, bell pepper, bagyo beans, konti, at saka itong sayute. Ayan, ang mga gulay natin sama. Meron din tayong petsay bagyo. Ayan, ating inihiwalay na yung mga paklang dun sa dahon. Tapos meron tayong repolyo. Ayan. So, yan ay mga nahugasan na natin, nagahit na natin. Meron din tayong sibuyas at bawang na gagamitin natin sa pagsasangkot siya. Ito naman ay saging na saba. Saging na saba lang. At tapos ay meron tayong patatas na ginayat na ating binabad sa tubig. Ito ngayon yung ating liempo. Yan ay napakuluan ko na at napalambot ko na yan na may timplang asin, paminta at kaunting bitsin. Ayan, ito ay ating gagayat-gayatin maya-maya. Ayan. So, ayon sa gusto ninyong sukat, eh pwedeng yun ang maging gayat ninyo. Ngayon, ating ginagayat niya na mga bite size lamang. Ayan. Ito yung ating liempo. Yan ay malambot na. Kung makikita ninyo, luto na yan. May lasa na rin ang laman niyan. Yan ay maya-maya ay ating ipiprito para masir natin at malutong-lutong ang labas. Yan. Ipiprito na natin ang ating liempo. Yan, malakas ang apoy para hindi ang luto. So, kailangan ay masirlaan natin yung pag-iay. Pumula na, gumanda na ang kulay, babalik-balikin natin gayaan at konting oras lang, hindi para palutongin talaga at baka tumigas. Mawawala ang katas. May lutong sa labas, magandang kulay, mas mabango ang amoy. Yan. So, yun ating mga liempong ginayat. Yan ay medyo may tsaga din tayo sa pagpiprito. Isa pa ay tilabsikan yan. Yan. Yan ang mahirap kapag nagpiprito tayo ng karneng baboy. At yan ay nagpipilantikan pag napalagay sa mantika. Tulad na sinabi ko, sinisir lang natin yan. Hindi para ang angin ng luto at baka tumigas. Yan. Para lang magkakulay at mas bumango siya. Halu-haluin lang natin ganyan, then ating hahanguin na yan maya-maya at ating patutuluin ang mantika. Ayan. Ayan. So, kailangan pagka piniprito natin yan ay hindi itong napakatagal. Ngayon, ito yung ating patatas. Ayan. Tulad ng pagluluto doon sa karne, malakas din ang apoy para yan ay masir lamang yan. Hindi para ang angin at lalambot. Kailangan medyo crunchy pa din. Malutong pa rin ang kanyang loob. Pag nawala yung mga bula na yan, ibig sabihin pwede natin yung hanguin. Ayan, kita ninyo. Luto na yan. Ayos na pagkaluto na yan. Hanguin natin yan at patutuloyin natin ang mantika. Ngayon, sunod nating ipiprito ay itong ating carrots. Ayan, kaunting oras nila ang malakas ang apoy. Okay? So, hindi dapat maangang ang luto at lalambot. Total yan ay ilalagay pa rin natin mamaya doon sa mismong pagluluto natin ng putsero. Kaya hindi dapat lumambot yan. Mawawala ang lutong. Ngayon, ito naman ating sayute. Ayan. Gayaan ko. Parang ano sa puzzle yan. Oh. May mga shape may mga hugis ang gayat. Ang misis ko kasi ang naggayat niyan. Ayan. Tapos ngayon naman, ipiprito natin itong ating saging na saba. Tulad na sinabi ko, saging lamang na saba. Hindi pwede ang lakatan o ang pare. Hindi pwede. Dapat hindi rin masyadong hinog. Pag yan ay pumula, ayan, pag binalik natin yan, ibig sabihin pwede na natin hanguin yan. Hindi yan para pakatagalan ng luto. Tiyan naman medyo malambot na. Ayan. Mahirap naman maging lamira yan pag niluto natin mamaya sa putsero. Yung ating petsay bagyo, itong ating bagyo beans ay ating sasangkot siya hindi konting-konting oras lang. Yan. Para naman na hindi siya maingit dun sa mga kasamahan niya maya-maya. Ayan, ngayon, magsasangkot siya na tayo ng ating bawang at sibuyas. Ayan, umpisa na natin pagluluto ng putsero.
Sama natin ang sibuyas, yan. Kita nyo, medyo pinabrown-brown natin ng konti ang bawang para mas mabango. Ayan, para may saysay yung ating isinamang bawang. Misang kasi pag ang bawang hindi mo pinabrown na kaunti, ay hindi mo makuha yung bango niya. Ayan. Ngayon, isasama na rin natin dito yung ating liempo na pinrito kanina. Napatagas na natin ang mantika niyan. Ayan, para mas healthy. Ayan, so halu-haluin lang natin yan. Sasangkutsahin din lang natin kaunti. Para lang magkameron din ng garlic at onion flavor. Tapos sasamahan natin siya ng paminta. Medyo depende o sigun sa gusto ninyong lasa ng paminta. Mas masarap kasi ang lutuin pagkamaraan paminta. Ngayon, ilagyan natin siya ng 2 kutsarang tomato sauce. Yan na itira ko pa doon sa huli kong niluto. Yan na may nasa rep ay ayos pa yan. Oh. Tapos, alagyan na rin natin siya ng mga 2 kutsara muna na tomato paste. Ayan, nakakita na kayo ng tomato paste ngayon. Ano na? Oh, di yan sa puchero. May tomato paste at saka tomato sauce. Sa kalderitang kambing ubaka, hindi kami naglalagay niyan dito sa Batangas. At hindi kalderita yan. Yan, lalagyan natin ngayon ng sabaw na karikate. Baka masunog at magtutong ilalim. Ayayaan. Halu-haluin lang natin muna papagayaan. Ayan. Para magpantay yung pagkakaluto. Halu-halu lang ganyan. Maya-maya lalapot din yan pagka isinamahan na natin ng ating pork and beans. Ngayon, dahil yung ating kaldong pinaglutuan niyan ay nagamit ko na sa aking pansit na niluto nung isang araw, ay wala namang kaso dahil meron namang nor pork cubes. Ayan. Yun yung pampatingkad ng lasa ng pork. Pagka pork, edi pork cubes. Pag beef o baka, edi beef cubes. Pag manok, edi chicken cubes. Liga. Sasamahan natin ngayon siya ng mga 1 kutsara at kalahati na oyster sauce. Nako, itong oyster sauce neto. Lalo iyang mamasitas. Nako, napakabisa niya. Simula nung matutunan ko yung mausin yung oyster sauce, hindi na ako nawalan niyan sa kusina. At nagpapalinamnam talaga ng ating luto. Ayan. So, pakukulaan natin yan. Ngayon, dinagdagan ko yan ng mga 1 kutsara pa na tomato paste para mas tumingkad-tingkad ang kulay niya. Medyo mapula-pula pa ng karikate. Ayan, para mas mukha siyang masarap. Ayan. Huwag hahanapin sa kaldereta dahil iba ang aming kaldereta. Ano pa? Ngayon, pakukuluan natin yan. Pag inakulo ng gaya, medyo lalagyan natin ng konting toyo ya para mas tumingkad-tingkad naman ang dark color niya. Dumilim-dilim ng kaunti. Dumag-im-dag-im ng kaunti. Kaya naman sa amin. Lalagyan din natin siya ng mga kalahating kutsaritang bitsin. Ayan, ajinomoto. Umami. At siya talagang nagpapalinamnam na kayo pag walang bitsin. Ay nako, ay kulang. Hahanapin mo. Sasama natin ngayon itong ating pork and beans. Hans pork and beans ang aking nabili. Kung ano namang brand ang mabili ninyo, pwede naman. Basta yung pork and beans, pare-pareho din naman lang ang lasa ng mga yan. So, binili ko yung Hans pork and beans kasi marami akong pera. Joke lang po. Medyo mahal-mahal yata yung Hans pork and beans. Pero, duda ko yun naman ang pinaka medyo popular. Hindi kung anong madampot sa grocery. Lalagyan din natin ito ng mga kalahating kutsaritang asin. Pantanggal daw ng labnak iyon. Maraming nagsasabi magluluto na kahit ito'y gumagamit ng toyo at mga oyster sauce na yan o mga pork cubes, yung asin ay nagpapaalis nung ano, nagtatanggal ng labnak. Alam niyo yung labnak? Yung ang labnak ay parang hindi ko rin ito umaintindihan. Basta labnak. Ayan. So, pakukulan lang natin ganyan at pagka na ang natin na konti, pwede na nating isama din yung ating bell pepper. Ito ay inuna natin isama doon sa mga gulay na mga kalahok. Dahil ito, habang lumalambot itong bell pepper na yan, magbibigay siya ng bango. Napakasarap. Ngayon, sinama na natin itong ating banakal o yung pinakapaklang ng ating bagyo, ng petsay bagyo. Ayan, dahil yung ating dahon mabilis maluto, pinakahuli natin ilalahok yung diyan para hindi mawala ang crunchy
ang crunchiness. Crunchiness ba nga ba? Basta yung lutong, dapat ay naroon pa rin. Kasi napakabilis lang maluto noon. Kaya yun ang pinakahuli. Isinama natin ngayon itong ating saging na sabah. Ayan. Tulad sinabi ko, mabilis lang natin yung niluto kanina, pinritaw. Kasi may lambot na yan. Baka naman maglamira. So, konting oras din lang yung diyan napasama. At sunod-sunod na natin, ipagsasama diyan, ipaglalagay yung ating mga naiprito mga gulay. Tulad itong ating carrots. Yan, yung ating bagyo beans. Yan, at yung ating sayote. Kasama na natin. Sabi, ito may mga naiprito na natin kaniko. Lumapat na aking paper towel. Maliit, malinis naman niya. Ano? Hahalu-haluin lang natin. Tapos, kasama na rin natin yung ating patatas. Ayan. Yan, mabilisin na ito. Pagka ito yung napaggagawa ninyo, napakabilis na. Halos pa luto na halos sa tapos ng ating pagluluto kung tutusin. Pag nahalo mong gayaan, makover no, matakuluban ng ating sarsa yung ano. Tulad sinabi ko, hindi napakadami sarsa ang ginagawa ko dahil yan ay nagtutubig. Ayan. Ito, sinama na rin natin yung ating repolyo. Yan, isa yung napakabilis ding maluto niya, kaya yan ay medyo mga pahuli. Kaya pag nasang nahalo natin get na na-cover natin ng sarsa, ayan, ayos na yan. At yan ay may carry over cooking yan. Ngayon, lalagay na natin yung ating pinaka rip dahon ng ating petsay bagyo. Yan ang pinakahuli. Dahil yan ay pinaka mabilis lumambot. Ayan, halos luto na yan. Halos aahunin na natin yan. Kaya ating papatayin lang ang apoy. Ayan, kita nyo apoy, malakas ha? Hindi po pwedeng mahina, hindi pwedeng low heat. At dahil maangang ating gulay, mawawala yung lutong. Ayan, ayos na. Ayan, na ating na ilagay na po sa ating bowl. Ano bang tawag di yan? Sa lagayang yan. O yan, tanyo naman. Napakasarap na itsura, sarap tingnan. Maganda ang kulay, hindi masyadong mapula, hindi masyadong maputla. Ayan, kinain na nga. Tanghalian. Kain na kayo, kayo bagay kumain ha. Ito po ang ating putserong liempo ng Batangas. O kung ano man, basta Batangay nyo nagluto, hindi Batangas. Di baga. O kain na kayo, ay pandali na. Ebe, yuko, ayos, approved. Salamat po sa inyong panonood. See you again.